Mga kabangbike, roll na tayo. Medyo nakaka 3 kilometers na tayo ngayon. Malamig lang kasi yung temperature 12 degrees Celsius. Siguro hanggat hindi sisikat yung araw, yung struggle namin yung lamig. But along the way, makaka-catch up kami kasi warm up pa lang. Nandito na tayo sa first stop, Wadi Anipa. Kami yata yung pinaka maaga ngayon. Mga kabike, epic ride po tayo ngayon. 200 kilometers, ito yung longest ride naming lahat. Kaya i-attempt namin itong basagin kasi matagal na namin itong pinaplano. Mga kapambike, bigyan ko lang kayong konting idea about sa ride natin today. Meron pong Elysee rito malapit sa Riyadh. Pupuntahan namin sa part ng Huraymila. Malapit pa sa Edge of the World. Ano na yung longest ride mo? 130 yung longest ride ko eh. 130? Oo. Ito na yung pinaka longest ride. Yeah. On Strava. Boss Manuel, good morning. Yeah, good morning. Longest ride mo? Hindi ko pa alam eh, pero 120 na kami. 120? Kung sakasakali, ito na yung pinaka malayo. Itong mga kabikers natin. Boss, ano yung longest ride mo? Ayun, 34 yun, yung nag-Jubaila Amarillo. Yan, dadaanan natin ngayon yun, pero loop yun doon sa... Excited ka ba sa 200 kilometers? Oo. Muntik na nga akong di makatulog eh. Nung isang linggo pa to. Oo nga eh. Margano ka kayo excited dito sa epic ride? Hindi excited, excited na excited. Kasi itong yung longest ride ko. Dati doon ako sa ibang sa Jeddah 148. Ito ngayon medyo malalagpasan siguro. Ano yung mga diskarte para sa ganitong ride sa palagay mo? Basta padyak lang ng padyak. Ihilang ang pahinga. Parang piso-piso lang basketball. Piso-piso lang, pero dapat ito exciting to. Dapat kung mapapanood niyo itong video na to, kung nagustuhan niyo, click the button and then subscribe na rin kayo, di ba? Ayun, oh. Sana no. Ano pakiramdam, 5% na tayo? Ilan? 5%. Exciting. Wow! A way to go. Nakaka 12 kilometers na kami, mga kapambike. Ayun, na-roll na kami. Next stop, 5%. Diriya Park. Mga kapambike, kasama po natin yung mga Bawani Boys, Sky's the Limit. Si Boss Ronel, si Ton, si Arnold, at saka si Joel. Sa isang epic ride adventure. Diriya Park. This time nakaka 25 kilometers na tayo. Second stop natin, approaching. Mga kapambike, wala po tayo sa Paskuhan Village. Strava check tayo. 30 kilometers sa alas 6 ng umaga. Basta nung next destination natin? Jubaila, sir. Jubaila. Jubaila. Doon tayo mag-aalmusal. Meron ba doon? Oo. Sige. Ay na! Yeah. Ilang kilometro Jubaila mula rito? 20. 20. Mga 30, my God. Ah, 30. 30 ba? 30. Yan, roll na tayo para sa Jubaila almusal. 60 kilometers. Lamig! Mga kapambike, hindi po biro yung lamig. Manit na yung kamay ko. Hindi na ako makapagya.
Hindi ako nag-double. Pantaas. Ayun, nandito na tayo sa papunta ng Amaria Road. Labig talaga. Mas masarap talagang mag-bike ng nag-init para sa akin. Kasi sa lamig, kahit saan malamig talaga. Ayan, ito na yung famous mud house, brick house. Pambike yan ng Riyadh side. Andito na tayo sa Amaria Road. Tapos kakaliwa lang tayo, diretso tayo ng Jubaila. Dito na magsisimula yung pagkikibaka natin. 60 kilometers mula doon sa windmill sa Horaymila. Kaya mahaba-habang pagyakan to. At pupunta mo tayo ng Jubaila. Doon tayo mag-aalmusal. May masarap daw na goto at tinapay doon. Kaya tara, straight ahead tayo mga pambike. Sa mga bikers, napapadyak po day. Safety first po tayo. Enjoy po natin yung day off natin. Maximize happiness. Go outdoor! Start the new year. Magkita ng exercise. Mahirap, but masarap naman. Lalo na pag mga ganitong adventure. 200 kilometers, epic ride. Windmill, Riyadh. Al Jubaila. Dito na kami. Diretso lang tayo. Kung hanap mo ay long and winding road, punta ka ng Jubaila. Napakaganda ng daan. Napakaganda ng daraanan. Yan, kaliwat kanan. Magandang umaga muli sa ating lahat mga kapambike. Ride out tayo, alas 4, alas 7 na. 3 hours of biking, almost 50 kilometers. Shoutout ko lang yung isang masipag na vlogger ng biking, si Deserto Boy. Keep vlogging! Andito na tayo sa Jubaila Rotonda. After almost 60 kilometers biking mula sa Riyadh. Ayun yung mga kasama natin, naghahanap na silang kakainan. Almusal lang tayo tapos diretso na tayo ng Uyayna. Sabi kasi ng mga bikers, may masarap daw na kainan dito ng almusal. Ayun yung almusalan. Sir, good morning! Ayan. Ah, sir, morning! Morning! Saan ang padyak natin, sir, ngayon? Sa LEC. LEC? Ah, pupunta rin kami sa windmill. Kita-kita tayo doon. Sir, palagay nyo makakarating kami? Oo, kaya. May dala ba kayong lubid? Pahila kami. Mga gano'n pa sir kalayo? Mayroon pa sir. Mga 45 na lang. Ayun. Mga kapambike, 45 kilometers pa kami. Ayun o.
pagkain namin. So Jake, what name? Moton. What name? Moton? Moton. Ayan, no? Moton. Puro, puro karni kami ngayon kasi kami gilingan ngayon. Malayo-layo yung gigilingan namin. Kaya, kain na tayo, almusal. Mga kapambayag, tapos na yung almusal natin. Napakasarap ko. Ayun, may kasama tayong celeb. Bali, sinamahan tayo ni Sir J dito sa Jubaila. Good morning! Ayun, no? Basta na yung susunod na bayan, Uyay na, di ba? Oo, oh, Uyay niya. Ang matindi dyan yung Uyay na to Al Coraina, 40 kilometers. Ayan, roll na tayo. Uyay na, 7 kilometers. Mga kapambay, kaya na yung Uyay na. Ito yung way na papunta ng Edge of the World. Kaya marami rin pumupunta ng sasakyan, lalo na Friday. Andito na po tayo sa rotonda ng Uyay na. Akala natin kanina, yung lamig ang magpapahirap sa atin. Ngayon, mayroon pa tayong panibagong kalaban. May headwind papunta ng windmill. O kapambay, kung makikita nyo yung flag, malakas yung hangin. Kasi yung forecast, moderate, 21 kph. Kaya go lang tayo. May windmill, malamig, malayo, puslang sa destination natin. Basta keep on pajak. Ay, ganito kalakas yung hangin ngayon. May headwind kami. Ayan o. Kasi pagdating dyan, wala nang harang. Kaya yung hangin, continuous talaga siya. Ayan o, lakas o. Ayan, parang may bagyo eh. Tapos, kung makikita nyo yung may konting kurot. Ahon siya, konti. Maganit. Medyo malagkit. Kaya sa mga pupunta ng LEC, windmill, magbaon lang po tayo ng konting motivation para makarating tayo. Kasi hindi po siya madali. Mahirap po siya, mahirap. Flight yan. Pampanggayan. Nakakita rin aeroplano. Kahit di makasakay. Sir, wala na bang quarantine dyan? Ayan, wala. Kasi wala rin pintuan eh. Tatago ka. Ayan, may aeroplano po tayo rito. Boss, anong location na tayo? Sa dos? Sa dos o Uyay na? Uyay na, Coraina na ito. Wala po tayo Uyay sa na. Dos. Oh. Ayan, titignan muna natin yung aeroplano. Papuntang... Ubutang langit. Yung pilot nandiyan sa loob, ha? Tingnan mo. Ayan, ito yung first class. Ayan, madalon, economy. Walang upuan. Yan, economy lang dyan. Pwede kang magkatag ng kahit ano. Ito, mga first class to. May mga upuan. Ayan. Yung piloto! Makatulog pa. Malamig kasi. Mga kapambay, update ko lang yung sa ride natin. Nandito tayo sa Villamor Airbase, Riyadh version. Ang ride natin, this time nakaka 70 kilometers na tayo. Ang oras, alas 9. Hindi namin alam tong lugar na to, kung Uyay na ba to o sa Dus. Paki-comment na lang po sa baba kung ano po ang lugar na to kasi first time namin. Sa mga bago sa channel ni Pambike, paki-subscribe po yung channel natin para tuloy-tuloy yung adventure natin. Mga kapambike, yung pagitan pala ng Uyay na at saka Al Coraina,
nasa 40 kilometers approximately. Siguro mayroon pa tayong 30 kilometers. Straight ahead tayo. Makikita na natin yung LEC. Kilometers, mukhang ahon lahat. Kaya sinabayan pa kami ng headwind. Kaya napakahirap. Pero kaya naman. Siguro kakaumpisa pa lang ng New Year. Baka bago matapos tong New Year na to, makarating kami. Pantayan tong adventure na to. Epic, ambitious adventure. 200 kilometers. Shout out ko muna. Shout out mga kapambag. Ganito ang buhay namin dito. Di makapag-isip. Takot. Sir, pwedeng magtanong. Saan po banda yung espada? Ay yung ano? LEC? Yan, diretso. Ayun, diretso. Gano'n po po kalayo? 10. Walang budol. Salamat, sir. Ingat. Narinig niyo pa yung sinabi nila? 10 kilometers na lang. Tapos plus 10 budol. Alam mo yung mga bikers, ganun eh. Oh, times 2. 20. Boss, palagay mo nasa destiny natin na pumunta rito. Dito mo lang hinahanap natin. Mahirap din ito. Another roundabout. Napakaganda ng mga roundabout sa Saudi. Talagang pinagkakagastusan. Ayun yung espada. Ayun. Yun ang sinasabi nila lang landmark. Dito na tayo malapit sa espada na pinupuntahan ng mga road bikers. Target ang tayo dito sa watchtower. Minsan sa buhay lang natin pupuntahan itong lugar na to. Kaya explore na natin. Ayan. Hanggang ngayon, malakas pa rin yung headwind. Ayaw tayo ng tantanan. Woo! Ayan sila. Ayan, pupuntahan natin yung espada doon. Yung espada na pinaka landmark.
Mga kapambike, malapit na tayo. Mga 15 kilometers mula dun sa windmill, LEC. Yung sa kaliwa natin, Sadus Dam. 19 kilometers from the windmill. Okay. Warriors, attack! Warriors! Alaton! Warriors! All the way! Grabe! Hindi ka napapagod na rin, ha? Ewan ko ba? Libre mo! 200 kilometers nung kinataha ko. Kondisyon na kondisyon ka, ha? Oo, grabe challenge na to. Sir Jay, mukhang lokohan na to, ha? Eto na naman, binutukso-tukso ang aming... Ayan o, uphill na naman mga kapambike. Mga kapambike, nasa Batanes na tayo. Rolling Hills. Ayun mga warriors o. Warriors, attack! Meron pa rin dyan! Wala pa tayong nakikitang windmill. Asan? Tumanda. Wala. Ayan, rolling hills. Nasa taas ng Bali. Kapambike, ahon na naman na medyo mataas na mahaba. Sarap. Malapit na tayo sa destination. Padyak lang. Mga kapambay, papakita ko sa inyo yung dinaanan namin. Kung makikita nyo yung man, ganun siya kahaba kung makikita nyo. Tapos kada makita mo, akala mo, ano siya eh, tricky siya eh, akala mo yun na eh. Pag nasa taas ka na, biglang makikita mo, mayroon na namang mahabang downhill, tapos may uphill na naman. Siguro napakaraming dinaanan namin na ganun. Sa mga pupunta rito, maganda yung road, talagang mapino, then very challenging siya kasi uphill, recovery, uphill, recovery. Ayan o, this time nakaka 95 kilometers na kami. Medyo natatanaw na natin yung windmill, kaya medyo nawawala yung pagod natin. Kahit sabihin mong road lang, pero mahirap, tapos sasabayan ka pa ng headwind. Sa bagay, hindi na kami magtataka bakit may headwind. Kasi yung pupuntahan namin, windmill. Ayun siya, oh. Ng Riyadh yan, sa kaliwa. Tapos dito, Horaymila. Kapambike, ito, palapit na tayo dito sa windmill, wind turbine ng Horaymila. And kung pagmamasdan nyo, napakaganda. Unang sulyap.
windmill ka na? Karamdam ko nasa Pilili ako eh. Kasi may windmill sa Pilili eh. Oo. Parang panaginip yata nasa Pilili. O dito na pala tayo sa Saudi. Napakalaki no? Oo, napakaganda. Pambike, andito na kami sa windmill of Riyadh. After 95-98 kilometers, 8 hours biking, narating din namin. At yung windmill of Riyadh. Success! 100 kilometers. Plus headwind. Kilometers pa uwi, pabalik. Huh? Masarap na mahirap lalo ito. Kailangan po natin ng Uber. Yan, isang masayang adventure na naman sa ating lahat mga kapambike. Salamat sa Albawani Boys, kay Sir Jay. Immortal! Immortal ride! Ride safe po tayong lahat. Again, dito na natin tatapusin ang ating vlog. Napakaganda mo, windmill. Sana umikot ka! Hindi, mahihain daw. Salamat, Pambike. All the way. God bless all. Pambike, subscribe, share. Okay. Bye. Oh, yeah.